Nakapunta ka na ba sa CBSU Silang? Kung hindi pa, dito lang yan sa Bigal 1 Silang, Cavite. Kung saan, iba't ibang estudyante ang iyong makakasalamuha. Ano nga ba ang mayroon sa CBSU Silang at kung bakit pinapalaki ang populasyon dito kada taon? Ang Cavite State University Silang Campus ay para sa mga kolehiyong nais makapagtapos sa kurso gaya ng Department of Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Department of Management, BS Business Management, BS Hospitality Management, formerly BS Hotel and Restaurant Management, BS Tourism Management, Department of Information Technology, BS Information Technology, Department of Arts and Sciences, BS Computer Science, BS Psychology, Non-Degree Courses, Certificate in Computer Technician, Certificate in Computer Secretarial, Diploma in Hotel and Restaurant Management. At hindi lamang yan, dahil alam mo bang sa ngayon ay mayroon na rin para sa mga high school students dito sa CBSU Silang? Iyan ay sa larangan ng Laboratory Science High School. Kaya naman talagang tinatangkilik ito ng maraming mag-aaral. Sapagkat bukod sa malapit ito sa mga taga-Silang at Karatig Bayan, ito ay libreng paaralan na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan. Tapos ganito naman ang itsura ng uniform ng CBSU Silang. Kung ito'y mapapansin, ito ay pinaghalong kulay ng purple at yellow na may kasamang pangalan at badge ng paaralan. Teka, rin ko tayo gano'n ng gala dito, dahil ko na nilalaman. Oo nga. Parang may kulang. Oo nga eh, parang mga may kulang. Alam ko na yung kulang. Nakagutan na tayo. Tara, kain mo tayo. Tara. Tapos sino kain? Pakundok. Access granted. Alam mo ba na ang Cavite State University Silang Campus ay isa sa mga satellite campus ng CBSU na nagsimula sa Indang? Itinayo ang CBSU Silang noong taong 2006. Dahil sa dami na nagre-request nito sa lokal na pamahalaan ay formal nang inanunsyo ang pagtatayo ng CBSU na pinamunuan ni na Mayor Clarito A. Poblete ng Silang at Dr. Roberto S. Sanggalang ng CBSU. Tandaan na taong April 21, 2006 ay pinirmahan ang panukala ng pagtatayo ng pamantasang ito sa Silang. Agad din ibinigay ang posisyon ng dean kay Dr. Julio G. Alaba. Hindi lamang iyan dahil sa parehong taon noong Hunyo ay sinimulan na ang operasyon ng paaralan sapagkat wala pang gusali na nakalaan para rito ay ginanap ang pagtuturo sa second and third floor ng BDO building para sa 105 na mag-aaral na matatagpuan sa kanto ng M. Belen Street na siyang dating billiard hall. O diba, napakawais ng Silang. Wala pang sariling building kaya umupa muna sa iba para masimula ng pag-aaral ng mga estudyante. Hindi naman kasi porket na aprobahan na ay naandyan na agad ang mga classrooms. Siyempre, unti-unti itong binuo.
Noon, ang pamantasan ay mayroon lamang 5 programa na nakatuon sa education at manpower na siyang may temang Focus to Build a Guaranteed Future upang matugunan ang pangangailangan ng munisipalidad. At ito na nga, sa sumunod na taon, taong 2007, sa kaparehong buwan ay nag-expand ang CVSU Silang. Kaya naman ang ginawa ng lokal na pamahalaan ay umupa ng second building sa Silang Commercial Center Building para tugunan ang lumalaking bilang ng populasyon ng mga mag-aaral. Taray, di ba? Suportadong-suportado ng LGU ang paglago ng CVSU sa Silang. Isa pang magandang balita, dahil noong taong 2008 naman na June ay nag-provide ang LGU ng lugar na kung saan pwede mag-practice ang mga HRM students. Ito ay campus with facilities na dating House of Former Cavite Institute Building, doon din sa Ambulin Street. Ang galing, dahil kahit magkakaibang gusali ay siniguro nilang may lugar ang mga mag-aaral para matuto. Dahil na rin sa lumalaking populasyon at dumaraming pangangailangan ng mga HRM students, napag-isipan ng LGU na ilipat ang HRM students from CI Building to a mansion in Ingusalan Street isang taon ang nakakalipas. Sa taong 2009 naman, ng August, isang napalaking pangyayari ang naganap. Ito ay panahon kung kailan nagkaroon ng partnership ang lokal na pamahalaan at CVSU officials kung saan ginanap ang groundbreaking ceremony para sa permanenteng tirahan ng CVSU Silang sa Bigawan. Tunay na napakaraming pinagdaanan ng CVSU Silang nung unti-unti pa lamang itong binubuo. At hindi lamang dyan nagtatapos dahil isa sa pinakamalaking milestones ng CVSU ang pinirmahang Deed of Donation para sa 5,000 square meter of lot noong March 3, 2010 na maaaring pagdausan ng iba't ibang proyekto sa hinaharap. At noong July 1 naman ay formal nang inilipat ang CVSU sa Bigawan. Kaya naman, noong August 2010, isang taon ang nakalipas matapos magkaroon ng permanenteng tahanan ang CVSU Silang, naganap naman ang isang inauguration at blessing groundbreaking ceremony para sa pagpapatayo ng multipurpose gymnasium held by Governor Juanito Victor John Vicormulla over 10 million funds na siyang naging center future activities ng Silang. Noon namang September 2011 ay formal lang inumpisahan ang pagpapatayo ng 2nd to 5th floor ng Building 3 na kalaunay natapos din noong June 2012 at ngayon ay kasalukuyang ginagamit ng libo-libong estudyante ng CVSU Silang sa iba't ibang kurso. Mula sa pagiging 5, naging total of 11 na ang courses na ino-offer sa CVSU Silang na siyang nabanggit sa unang bahagi ng ating video. Mula rin sa naunang naitalang bilang ng mag-aaral na 105, ngayon ay umaabot na sa 1,000 ang naghahangad makapasok at makapagtapos sa paaralang ito. Mula noon ay tuloy-tuloy pa rin ang improvements ng pamantasan para matugunan ang pangangailangan ng bawat mag-aaral at ang paglago nito.